Maganda ang naging debut ng Philippine Women's Volleyball Team sa 2023 SEA Games matapos ang massive at historic win laban sa host Cambodia. History: shortest game sa SEA Games Volleyball. Cambodia hindi makascore sa Pilipinas. Philippine team nag-free spiking. Pero bago yun mga ka-V-heads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Good start para sa moral ng Philippine Women's Volleyball Team. Ang kanilang naging big win sa unang game nito sa 2023 SEA Games Women's Volleyball Competition. Literal ngang pinagpraktisan lang ng Pinas ang host team matapos ang total distraction ng Philippine team mula sa atake, blocking at service. Halos errors nga lang din ang pinuntos ng Cambodia sa buong game. Naitala ang shortest game sa history ng SEA Games 25-5, 25-5 at 25-5. Disclaimer lang mga ka-V-heads na hindi dito kasama ang dating volleyball na 15 lang ang scores. Anyway, nagsimula para sa first 6 ng Pilipinas sina Tots Carlos, Gemma Galanza, Gia de Guzman at Kyla Tienza ng Creamline. At nadagdag naman sina Del Palomata, Cherry Nunag at Mylin Paat. Sila nga rin ang posibleng magsimula para sa Pilipinas laban sa Vietnam. Maagang nagpasabog si Del Palomata ng first 2 points para sa Pilipinas kasama ang isang regalo at isang ace. Nasundan pa nga yan ng on-fire offense ng Pilipinas at maagang napa-timeout ang Cambodia 7-1. Matapos noon ay nilamon ng errors ang Cambodia dahil sa mga services ng Pinas at palyado rin ang second ball ng Cambodia. Fiesta ng Pinas with 10 attacks habang 9 errors pa ang pinamigay ng Cambodia. May 4 aces ang Pinas na siya ring tumapos ng set 25-5 at lahat nga ng 5 points ng Cambodia ay errors lamang ng Pilipinas. Halos same start naman sa second set pero this time ay naka-ace na ang Cambodian team dahil sa misjudgment ni Carlos. Tumambay naman si Gemma Galanza sa service line pero nakachamba ng off the block hit ang Cambodia. Maging ang mga off-system plays naman ng Pilipinas ay pumupuntos rin. Hawak ng Pinas ang 20 set points 24-4 nang makablock ang Cambodia ng regalo attack ni Nunag. At natapos nga muli sa 25-5 ang score pero better performance sa Cambodia na may tigi isang attack, block at ace. Pinalitan naman ni Coach Jorge Souza de Brito ang lineup sa third set matapos ipasok sina Jel Cayuna para kay Gia de Guzman at Chay Troncoso para kay Gemma Galanza. Epic nga ang naging simula ng third set matapos tumalsik ng reception ng Pilipinas pero again, nagtapos pa rin sa puntos ng ating team. Gumawa naman ng instant impact ang sub na si Kat Tolentino habang pinasok na rin si MG para kay Paat. Naka-ace naman muli ang Cambodia dahil ulit sa misjudgment sa linya ni Chay Troncoso. Natapos ang game sa ace ni Jel Cayuna 25-5. Top scorer ng Philippine team, si Del Palomata with 12 points from 5 attacks, 3 blocks and 4 aces. Sumunod naman si Mylin Paat with 11, Gemma Galanza and Cherry Nunag with 7 and Tots Carlos with 6 points. Sa team stats, may 31 attacks, 6 blocks, 17 aces ang Pilipinas habang sa Cambodia, meron silang 1 attack, 1 block and 2 aces sa buong game. The rest ay 10 service errors at isang attack error ng Pilipinas. 75-15 ang total ng game history bilang most dominated game sa SEA Games Women's Volleyball Competition. Dahil sa panalo ng Philippine Women's Volleyball Team ay isang panalo na nga lang ang kailangan nila para makapag-qualify sa next round upang makasure ng spot sa semifinals. Well, medyo mataas nga ang tsansa na mangyari ito dahil mahina ang team ng Singapore na dinurog ng Vietnam sa Group B. Pero bagong Singapore, makakaharap muna ng Pilipinas ang Vietnam ngayong May 10, Miyerkules 6 PM. Kasalukuyang nasa number 1 spot ang Pilipinas, ibabaw ng Vietnam na napakataas rin ng stats dahil 28 points lang din ang pinamigay nila sa Singapore sa naunang match.